pagkakalob ng ating poong may kapal dahil ito ay talagang sigaw ng taong bayan, sigaw ng mga Pilipino. Ito po ay talagang kailangan at alam ko na ito ay maging isang solusyon sa pandemic na pinagdadaanan natin. Just imagine na napanood ko kanina ang interview kay Secretary Duque ng DOH natin. At nabanggit niya yung patungkol sa dengue na pag ito ay nagkaroon ng komplikasyon sa COVID-19, eh pareho silang baga ang tinatamaan. So meaning critical po yan. So para sa akin, bakit hindi natin bigyan ng chance itong FAI na subok na sa dengue? Libo-libo nang napagaling ang Fabonan antiviral injection pagdating sa dengue. Pumunta kayo sa Zambales, mag-imbestiga kayo, malaman ninyo kung gaano ka-epektibo ang FAI sa dengue cases. So ang laki nang naitutulong nila, decongestion sa mga hospitals yan. Pangalawa, yung gastusin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung wala namang sapat na pera na pampagamot, ngayon, nakaumang na naman ang tag-ulan. Sigurado, 100%, may mga tatamaan na naman ng mga dengue na yan. Kasi prone tayo because of our rainy seasons dito sa Pilipinas. Ngayon, ano ang hindi magandang hakbang na ginawa ng mga tag-FDA? Ang pag-issue nila ng cease and desist order sa mga pamuna. Nakapaloob doon sa within 30 days na pag na-secure ang license to operate, eh malilift na ang cease and desist order. Bakit ngayon, hanggang ngayon, hindi pa nalilift? So ano pong ibig niyong sabihin niya? Mga taga-FDA Region 3, pwede bang sagutin ninyo ako itong katanungan ko? Anong dahilan na hindi nyo pa linilift ang cease and desist order? Ngayon, tag-ulan na, papasok ang mga may mga dengue cases dyan na gustong magpagamot. Paano nyo sagutin yung kalagayan ng mga kababayan natin? Hintayin nyo bang mamatay sila? Hintayin nyo ba silang madala sa ibang hospital na wala naman silang pagpagamot? Hintayin mo bang magkagulo yung mga tao at pupunta dyan, suburin kayo dyan? Sana naman, bigyan nyo ng pansin. Huwag nyong ipatigil ang panggagamot ng mga doktor natin na gawin nila yung nararapat na makatulong sa taong bayan. E ginawa ninyo, pinutulan nyo sila ng lakas para gawin kung ano yung nararapat para sa taong bayan. Ang ginawa ninyo, parang mga sundalo yan. O sige, pwede na kayong lumusob. Walang bala, walang baril. So ano, magpapamatay. Ganun pong ginawa ninyo. Nakalagay sa FDA noon na walang jurisdiction ang Food and Drug Administration na ipatigil ang Fabonan Medical Clinic sa kanilang panggagamot. E anong ginawa ninyo ngayon? So eto po, napakaliwanag na sinasabi ni Secretary Duque na ang dengue ay bagang tinatamaan. Ang COVID ay baga din ang tinatamaan. Tested na ang FAI pagdating sa mga viral diseases. So bakit hindi natin subukan? Wala namang masama. Subukan natin. Bakit? Anong kinakatakot ninyo? Wala po kayong makikitang mali sa ginagawa ng mga Dr. Fabonan. Kasi ito ay tested na. More than 30 years na, no bad side effects. Magandang epekto sa katawan ng mga tao. Marami nang gumamit. Walang namatay. Ang dengue siya. Ilan ang namatay? Ilang libo ang namatay? Yun lang po ang aking katanungan. Bakit itong FAI na hanggang sa ngayon ay lagi niyong pinagdidiskitahan? Iniipit. Marami tayong dahilan kung ayaw, pero marami din tayong dahilan kung gusto. Sana po matauhan kayo at sumagot kayo sa aking katanungan. Salamat po.